Malapit na ang inaabangang Christmas break ng lahat. Pero bago iyon ay mayroon munang Christmas party ang bawat kumpanya. Yung iba ay en grande, pero yung iba naman ay sa mismong opisina lang naglalagay ng decorations at nagse-celebrate. Karaniwan ay babae talaga ang gumagawa ng mga pandekorasyon, tapos ang mga lalaki naman ang tagakabit nito, lalo na yung mabibigat o dapat na ilagay sa mataas na bahagi ng opisina. Sa kabuuan ay abala ang lahat para sa gaganaping party. Ngunit iba ang pinagkakaabalahan ni Tiffany. Palibhasa, nagtatrabaho sa accounting department kaya kailangan niyang tapusin ang annual report, kwentahin ang bonus at sweldo ng bawat empleyado, pupunta sa bangko at syempre siya rin ang in-charge sa pera na gagamitin para sa party. Si Norman naman ay manager. Isa siya sa mga punong abala sa mga aktibidad ng opisina, kaya hindi sila gaanong nagkikita ni Tiffany kahit sa iisang kumpanya lamang sila nagtatrabaho. Sa bahay na sila nagkikita pagkatapos ng office hours. Hindi pa sila kasal, pero 2 taon na silang nagsasama sa iisang bubong. Nagre-renta lamang sila ng apartment, pero kahit na ganoon, umaasa si Tiffany na sa darating na Pasko ay magpo-propose na si Norman sa kanya. Noong mga nakaraang linggo ay napapansin ni Tiffany na palaging late nang umuuwi si Norman. At nang minsang tanungin niya ito ay maikli lamang ang kanyang naging sagot. May inihahanda akong sorpresa para sa'yo. Nakangiting wika pa nito. Lihim na napangiti si Tiffany. Iniisip niya na baka nga magpo-propose na ito sa kanya. Nasa tamang edad na sila pareho, kaya ang lumagay sa tahimik at bumuo ng sariling pamilya ay kasama na sa kanilang mga plano. Sa araw ng Christmas party ay inanunsyo ng CEO na si Mr. Thomas na dapat ang lahat ay nasa conference room na ng 6 p.m. Maganda at kumikinang ang conference room dahil sa mga dekorasyon at mataas na Christmas tree. Dagdag pa roon ang malalaking regalo sa tabi nito. Noong kumpleto na ang lahat ay nagkaroon ng maikling speech ang CEO tungkol sa mga achievements ng kumpanya at maging ang mga plano nila sa mga susunod pang mga taon. Inanunsyo niya rin ang dagdag sweldo ng ilang empleyado, maging ang bonus para sa lahat. Malakas na palakpakan at sigawan ang naging tugon ng mga empleyado, lalo pang nabuhayan ang lahat nang lumabas si Santa Claus. Naka-costume ito na talagang hindi makikilala kung sino ang nasa loob noon. Naghandog ng isang kanta si Santa Claus. Medyo pamilyar si Tiffany sa boses nito, pero hindi siya sigurado kung sino ang nasa likod noon. Nagkaroon ng mga palaro, sayawan at paraffol kasabay noon ang pag-inom ni Tiffany ng alak. Pakiramdam niya ay makakapagpahinga talaga siya ngayong Christmas break dahil naisumiti niya ang lahat ng mga dokumento na kailangan ng kumpanya. Nagpalingalinga si Tiffany sa paligid pero hindi niya talaga makita si Norman. Isa-isa niyang chinek ang mesa, ang hallway at maging ang stage pero wala ito roon. Kahit nakasuot ng long gown ay napagpasyahan ni Tiffany na magtungo sa banyo. Iniisip niya na baka naroon si Norman. Ngunit noong pababa na siya ng hagdan ay may narinig siyang mga ungol na nagmumula mismo sa ilalim ng hagdan na kanyang kinatatayuan. Iniisip niya na baka naroon si Norman. Ngunit noong pababa na siya ng hagdan ay may narinig siyang mga ungol na nagmumula mismo sa ilalim ng hagdan na kanyang kinatatayuan. Hindi yun ungol dahil sa sakit, kundi ungol dahil sa sarap. Marahang naglakad si Tiffany pababa ng hagdan. At noong mapagpasyahan niyang silipin kung sino iyon, ay parabang binuhusan siya ng malamig na tubig. Dahil nanlamig ang buo niyang katawan dahil sa pagkagulat. Parabang may tumutusok sa kanyang puso dahil sa nararamdamang sakit. Ilang segundo niya lang nasaksihan ng lahat pero tumatak iyon sa kanyang isipan na parabang naka-slow motion pa. Parang isang trailer sa horror movie na kapag nakita mo ay mahirap nang makalimutan. Naroon si Norman, nakatayo sa harap ng isang babae habang nakasandal sa pader. Nakataas ang damit ng babae hanggang sa bewang nito, tapos ang kanyang buhok ay halos matakpa na ang buong mukha. Alam ni Tiffany na ang babaeng kasama ni Norman ay si Karina, ang sekretarya ng CEO. Hindi niya lubos akalain
na sa ganoong lugar at okasyon pa napili ng mga ito na gawin ang ganoong kataksilan. Sa malakas at mahabang pag-ungol ni Karina ay biglang natauhan si Tiffany. Agad siyang umakyat ng hagdan at sinadya niya pang lakasan ang paglalakad nang sa gayon ay marinig ng mga ito ang tunog ng kanyang sandals. Habang naglalakad ay malakas na tugtugan ang maririnig sa hallway. Panay pa rin ang sayawan ng mga tao. Pero sa halip na bumalik sa party ay napagpasyahan ni Tiffany na umuwi na lang. Sa gilid ng kalsada ay puno ng mga dekorasyon. Abala ang mga tao sa pamimili ng mga panghanda at pangregalo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi na napigilan pa ni Tiffany ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa kanyang nasaksihan kanina. Para bang gumuho ang lahat ng kanyang mga pangarap at plano sa buhay. Ang expectation niya na makapag-asawa at magkaroon ng anak ay wala na. Naglakad lamang siya ng naglakad. Wala siyang pakialam kung saan man siya dalhin ang kanyang mga paa. Hindi niya rin namalayan na huminto pala ang isang kotse para sa kanya. Si Santa Claus ang driver noon. Ang lalaking naka-costume ng Santa Claus sa kanilang party kanina. Wala na ang sombrero at kilay nito. Napangiti na lang si Tiffany. Tumawa pa siya ng malakas pero kasabay noon ang pagpatak ng kanyang mga luha. Noong una ay napangiti rin ang lalaki pero napahinto siya nang mapansin na umiiyak pala ang dalaga. Sumakay ka na, dadalhin kita kahit saan mo gusto. Sumakay naman si Tiffany sa kotse. Pinakalma niya muna ang sarili bago tiningnan ang driver. Bakit hindi mo patanggalin ang balbas at bigote mo? Wika ni Tiffany bago pinunasan ang kumalat na make-up sa kanyang pisngi. Hindi ko to pwedeng tanggalin kaagad. Kung pipilitin kong hilahin ay matatanggal pati ang totoo kong bigote at balbas. Pupunta lang ako sa bahay para tanggalin ito. Pagkatapos ay pwede na kitang ihatid kung saan mo gustong pumunta. Sandali lang. Alam mo, parang narinig ko ng boses mo pero hindi ko matandaan kung saan. Ah, ganun ba? Sige, ipapaalala ko sa'yo. Wika ng lalaki bago nagsalita na parang isang DJ. Ikaw yung DJ sa radyo? Anong pangalan mo at bakit nasa party ka kanina? Ikaw yung DJ sa radyo? Anong pangalan mo at bakit nasa party ka kanina bilang Santa Claus? Ako nga pala si... Pero bago pa masabi ng lalaki ang kanyang pangalan, ay kitang-kita ni Tiffany ang paparating na SUV na babangga sa kanilang sinasakyan na kotse. Sinubukan pang apakan ni Alex ang preno at iliko ang kotse, pero huli na ang lahat. Napatakip na lamang si Tiffany sa kanyang mukha, kasabay ng malakas na sigaw. Sa lakas ng impact ay nawalan siya ng malay. Noong idilat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya si Alex. Nakasubsub sa steering wheel, duguan at wala nang malay. Agad namang bumaba ang driver ng SUV. Sinubukan niyang buksan ang pintuan ng kotse pero dahil sa pagkakayupin nito ay hindi niya mabuksan. Gising si Tiffany pero hindi siya makagalaw. Ni hindi niya magawang magsalita. Para bang naparalisado ang buo niyang katawan. Wala pang 5 minuto ay dumating ng ambulansya at mga pulis. Pakiramdam ni Tiffany ay sumisigaw siya. Pero sa isip niya lamang iyon. Dahil sa driver's side bumangga ang SUV, kaya si Alex ang mas napuruhan. Inilagay ito sa stretcher bago dinala sa ospital. Si Tiffany naman ay gasgas lamang ang tinamo, pero dahil sa shock ay kailangan niya ring masuri ng mga doktor. Sa emergency room ng ospital ay doon nagbigay ng testimonya si Tiffany sa mga pulis matapos gamutin ang kanyang mga sugat. Ayon sa nurse, mas makabubuting manatili muna siya sa ospital hanggang lumabas ang mga resulta ng test na isinagawa sa kanya. Si Alex naman ay dinala sa operating room dahil matindi ang pinsalang tinamo nito. Pag minamalas ka nga naman, yung expectation ko na maging masaya ay malayo sa katotohanan. Wala sigurong himala rito sa mundo. Lord, bakit nangyari ang lahat ng to sa akin? Bulong ni Tiffany sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana. Gusto niyang sumigaw dahil sa galit at sama ng loob dahil sa mga nangyari. Hindi niya alam kung matatapos pa ba ang sakit na kanyang nararamdaman. Umiepekto na ang gamot na ibinigay ng doktor kaya unti-unti na rin siyang kumalma at nakatulog.
Kinaumagahan, pinayagan na siyang makauwi ng bahay. Ngunit, saan siya uuwi? Hanggat maaari ay ayaw niya sanang makita si Norman. Pero wala naman siyang choice. Bago lisadin ang ospital ay kinausap niya muna ang doktor na in charge kay Alex. Ayon sa doktor ay maayos na raw ang lagay nito. Pwede ko po ba siyang makita? Oo, pwede mo naman siyang bisitahin. Pero hindi pa ngayon dahil nasa ICU pa siya. Siguro mamayang hapon ay pwede na siyang ilipat sa regular ward. Sige po, maghihintay na lang ako. Makalipas ang 3 oras na paghihintay ay inilabas na sa ICU si Alex. Bibisitahin ulit kita bukas, nakangiting wika ni Tiffany. Tiningnan lamang siya ni Alex sa mga mata dahil hirap pa rin itong kumilos at makapagsalita. Habang nasa biyahe pa uwi ay tulala pa rin si Tiffany. Iniisip niya kung ano ang gagawin kung sakaling humingi ng tawad si Norman. Hindi ko yata siya kayang patawarin. Niloko niya ako. Dapat ay siyang umalis ng apartment. Pero paano naman sa opisina? Makikita at makikita ko siya araw-araw. Huminga muna ng malalim si Tiffany bago binuksan ang pinto ng apartment. At tulad ng inaasahan ay sinalubong siya ni Norman. San ka nang galing? Anong nangyari sa'yo? Tinawagan ko ng mga ospital pero wala kong balita. Tinawagan mo ba lahat? Pero wala namang nakapagsabi sa akin na hinanap mo ako. Kalmadong wika ni Tiffany habang tinatanggal ang sapatos. So, nanggaling ka talaga sa ospital? Nagtatakang tanong ni Norman. Oo, pauwi na sana ako kagabi pero nabangga kami ng SUV. Kaya kung tumawag ka talaga sa ospital ay sasabihin nila sa'yo na naroon ako. Aamin na ako. Hindi talaga ako tumawag sa ospital pero nag-aalala ako sa'yo. Ni hindi ko nga alam kung anong gagawin. Pero kagabi, sa ilalim ng hagdan ay alam mo ang gagawin kay Karina? Tiffany, hindi ko itatanggi ang nangyari pero lasing lang ako noon. Tinulungan ko lang siyang isuot ang sandals niya pero hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Inakit niya ako. Pagmamaang-maangan pa ni Norman. Norman, hindi ko alam kung kaya pa ba kitang makasama sa iisang bubong. Paano kung may magandang babae na naman ang humingi sa'yo ng tulong habang lasing ka? Mauulit yung nangyari kagabi? Sa totoo lang ay hindi ko na alam kung paano pa ako magtitiwala sa'yo. Pwede bang umalis ka na rito? Magpakalayo-layo ka na. Ako ang aalis? Gulat na tanong ni Norman. Hindi niya inaakala na maririnig ang mga salitang iyon mula sa mabait at tahimik na si Tiffany. Bakit? Ano pang gagawin mo rito? Pumunta ka kay Karina o kung saan mo man gusto. Hinding-hindi kita pipigilan. Sige, aalis ako. Mabuti na rin na nalaman mo ang lahat. Sa totoo lang ay pagod at sawa na rin ako sa'yo. Kasalanan mo rin to, Tiffany. Wika ni Norman bago pumasok sa kwarto upang iimpake ang kanyang mga gamit. Naiwan si Tiffany sa sala habang pinagmamasdan ng Christmas tree na sila mismo ang nag-ayos. Kahapon lang ay masaya at nagtatawanan pa sila. Marami silang plano pero ang lahat ng iyon ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng ilang segundo. Kukunin ko na lang yung iba kong gamit mamaya. Wika ni Norman pagkalabas ng kwarto, dala ang isang maleta. Marahan niyang isinuot ang jacket at pinunasan pa ang sapatos. Pasulyap-sulyap rin siya sa sala, umaasa na magbabago pa ang isip ni Tiffany. Pero hindi siya nilingon nito. Bakit yung mga tao? Maraming sinasabi tungkol sa pag-ibig. Liligawan ka, mangangako sa'yo at papaasahin ka. Pero kapag may lumapit na tukso, bigla na lamang nakakalimot. Tapos ngayon, ni hindi nila magawang humingi ng sorry na parang ako pa itong may kasalanan. Humahagulgol ng iyak si Tiffany. Muli siyang nakatulog at gabi na nang siya ay magising. Ang suot niyang damit ay idinaretso niya na sa basurahan. Gusto niya nang itapon at kalimutan ang mga bagay na may masamang alaala. Nang sumunod na araw ay magaan na ang kanyang pakiramdam. Nagluto siya ng pagkain na dadalhin sa ospital. Balak niyang bisitahin si Alex. Maayos na ang lagay nito kumpara noong nakaraang araw. Sinubuan siya ni Tiffany nang dala nitong pagkain. Alex, pilitin mong kumain para lumakas ka kaagad. Siya nga pala, hindi mo pa nasasabi sa akin ang totoo mong pangalan. Ayun ba? Ako si Alexander.
but people call me Alex. Nagtatrabaho ako sa radio station pero during Christmas holidays ay nag-e-extra din ako sa mga party. Mas malaki ang kinikita ko sa mga sidelines. Kailangan ko rin talagang mag-ipon para makabili ng sariling apartment. Eh ikaw, sabihin mo naman sa akin ang tungkol sa iyo, Tiffany. Bakit ka umalis sa party? Eh kinuwento ni Tiffany ang lahat nang biglang bumukas ang pinto. At mula roon ay bumungad ang isang matangkad, sexy, at animoy isang modelo na babae. Napakabango niya at talagang maganda. Agad niyang hinalikan si Alex sa labi. Wala siyang pakialam kung sino ang naroon. Nikki, kita mo naman na may ibang tao rito. Hay nako, hindi ka na nagpapakita ng mukha mo pero yung mga fans mo, nahanap ka pa rin kahit sa ospital? Umiirap na wika nito, sabay tingin kay Tiffany. Hindi ko siya fan. Siya yung kasama ko sa kotse nung mangyari ang aksidente. Pagtatanggol ni Alex. Alex, mas mabuti siguro kung umalis na muna ako. Wika ni Tiffany bago dire-diretsyong lumabas ng kwarto. Nikki, ano bang ginagawa mo? Matagal na tayong hiwalay. Bakit ngayon ay nagpapanggap ka na tayo pa rin? Alam mo Alex, kung mahal ka niya ay babalik siya rito. Anong sinasabi mo? Eh nung nakaraang araw lang kami nagkakilala. Pwede bang umalis ka na lang, Nikki? Kailangan ko nang magpahinga. Sa araw ng Pasko ay mag-isa lamang si Tiffany. Nanonood ng TV sa kanyang apartment habang umiinom ng alak. Kinaumagahan ay napagpasyahan niyang bumisita sa ospital. Naisip niyang mag-isa lamang si Alex doon at naisip niyang magdala kahit prutas. Salamat sa pagbisita mo. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo yung tungkol kay Nikki. Alex, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Totoo naman na maganda at attractive talagang boses mo. Sorry, pero narinig ko ang usapan niyo ni Nikki pagkalabas ko ng pinto. Nakangiting wika ni Tiffany. Kumusta na palang pakiramdam mo? Maayos ng pakiramdam ko at mas lalong naging okay nung nakita kita. Sana sa susunod na linggo ay makabalik ako sa radio station. Pagkatapos ng Christmas holiday ay agad tinungo ni Tiffany ang opisina ni Mr. Thomas upang ipasa ang kanyang resignation letter. Alam ko ang dahilan kung bakit mo gustong mag-resign. Magaling at masipag ka sa iyong trabaho. Pinagkakatiwalaan kita. Pero yung manager at sekretary ko ay hindi. Sa tingin ko, mas makabubuting manatili ka rito sa kumpanya. Mahirap humanap ng isang accountant na tulad mo, Tiffany. Siya nga pala, may bago na akong sekretarya. At yung tungkol kay Norman, ako nang bahala sa kanya. Thank you, sir. Nakangiting wika ni Tiffany bago tinungo ang kanyang mesa. Dahil abala sa trabaho, ay wala nang oras pang bumisita sa ospital si Tiffany. Isa pa ay bumubuti na rin naman ang lagay ni Alex. Naku, bakit ko nga pala nakalimutang kunin ang cellphone number niya? Paano ko siya tatawagan? Bulong ni Tiffany sa sarili. Araw ng Linggo noong bumiyahe si Tiffany patungo sa ospital. Kakaunti lamang ang pasahero sa bus. Sakto namang nakabukas ang radyo. Mula roon ay narinig niya ang boses ni Alex. Ikinuwento nito ang nangyaring aksidente maging ang tungkol sa magandang babae na kanyang nakilala na nagngangalang Tiffany. Nagkataon naman na pwedeng tawagan ang numero ng radio station upang mag-request ng kanta. Wala nang inaksayang oras pa si Tiffany, idinayal niya ang numero ng radio station at doon ay si Alex mismo ang kanyang nakausap. Alex, ako si Tiffany. Hihintayin kita mamayang 8 p.m. sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Naluluhang wika ng dalaga. Kinagabihan ay naroon si Alex sa parehong lugar. May dala siyang isang bouquet ng bulaklak para kay Tiffany. Alex, salamat at nakilala kita. Noon, tinatanong ko ang Diyos kung bakit nangyari ang lahat ng iyon sa akin. Pero ngayon, na-realize ko na may iba pala siyang plano. Tiffany, naniniwala ako na kahit gaano man kabigat o kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon ay matatapos rin yan. Ang mahalaga ay marunong tayong magtiwala sa Diyos. Siguradong igaguide niya tayo sa tamang tao. 6 na buwan mula ng araw na iyon ay ikinasal si Tiffany at Alex. Tumira sila sa bagong apartment na matagal pinag-ipunan ni Alex. Tulad ng pangako ni Mr. Thomas na si Sante, si Norman at Karina.
Hindi alam ni Tiffany kung ano ang nangyari sa kanila, pero hindi na yun ang mahalaga. Dahil ngayon, nakatuon ang kanyang atensyon sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.